sa mga idol, ito na nga, isang adventure na naman namin for today. Galang-gala kami. Pero ang totoo, pupunta kami sa isa sa mga RFID site dito sa Taguig. Hindi na pala Taguig kasi ang sabi ni Salbahe Moto Vlog, yan, subscribe kayo dyan, sa Magallanes Shell. Yan, ang bagong or ang isa sa pinakamalapit na RFID site or station na pwede namin kunan ng sticker. Ano ba itong RFID? Yung RFID, mga idol, ano yan eh? Radio Frequency ID. Max Brainy, di ba? Oh my God! Wow! So, pinapagana to ng electromagnetic field. Yan. Para ma-identify yung mga bagay, katulad ng kotse, at matrack yung object na yan. Yan yung silbi nun. So, ang TRB or Toll Regulatory Board, hindi ako naburol doon, ay nag-announce na until December 1 lang ang deadline para makakuha ng sticker na to. So, papuntang south, papuntang north, or Cavitex, kailangan meron ng ID na yon. Kasi pag walang ID, ang gagawin nila, or wala yung sticker dun sa kotse, ang gagawin nila, pag dumaan ka ng toll gate, syempre dadaan tayo ng cash nun, di ba? Pag dumaan ka ng cash, papatabihin ka dun. Tapos uulihin ka. Yun. So, not really aaris ka. Bibigyan ka nila ng citation ticket. I don't know kung magkano yung penalty na yun. At the same time, install lang ka na rin naman nila ng sticker. So, kung gusto nyo mas mapadali ang pag-i-install ng sticker, magpahuli kayo. Hindi, joke lang. So, yun yung isa sa mga mangyayari o ganap pag dumaan kayo ng toll gates nung wala kayong RFID sticker. Kaya, samahan nyo ako para magpakabit na kami. Ngayon, December 12 na. So, ang sabi ko nga sa inyo, from December 1, mandatory na yun. Simply because, of course, for safety purposes. For cashless and contactless payment na rin. Alright? So, napakagaling ng TRB dyan. Salute dyan. So, samahan nyo ako para pumunta dito sa Magallanes para magpakabit kami ng auto sweep kasi palaguna kami. So, iba pa yung easy trip. Ang easy trip at ang auto sweep, magkaiba yan kasi north sa south. Alright? So, yun lang muna mga idol. Tara, and stay awesome. Alright, so ayun na nga mga idol, nandito tayo sa tenement at kasalukuyang na naipit sa traffic talaga dito, Friday pa naman yun. So pupunta kami sa Magallanes C5 para kumuha ng auto sweep para sa mayan, sa papapuntang Laguna, Tagaytay, kasi iba pa yung easy trip eh. Ayan, so hindi ko alam anong oras kami makakarating dun, pero ang oras kasi usually ng mga site is 6 a.m. to 6 p.m. So, ito yung mga schedule, mayroon ding appointment at mga lugar kung saan pwedeng kumuha kayo na mas malapit. Ayan. Okay, para saan yan? Sa easy trip. Para naman dun sa auto sweep, iba rin naman ang oras dun. So, ito naman yun. Ayan. Okay, so mamili na lang kayo dyan o balikan nyo yung video para makita nyo. Check out din yung TRB website. Ilalagay ko rin sa description kung saan nyo madaling makita yung mga schedule at kung paano magpa-appointment. Okay, so tara! Samahan nyo ako ulit and stay safe mga idol. Eventually. So ito na nga mga idol, malapit na tayo. Ayan na siya actually. So iikutan lang natin siya. Parang aabangan natin siya, no? Gangster. So, medyo traffic. Saan? Maraming tao. Maraming taong nakapila. GG tayo dyan. Kaya natin yung pila. Nandito na tayo ngayon sa Shell. Katabi siya ng Asia Pacific College na school. Ito na yung Shell station. Gas station. Sir, sa inyong RFID sticker dyan, may pila? May pila ba dyan? Wala po masyado ma. Pero walk-in pwede, diretso lang, no? Sige. Alright, thank you. Dyan, dito pwede mag-park, no? Salamat. So ito yata yung RFID. By appointment lang sila. Hello, RFID lang po dito. RFID lang ng easy trip. Ang auto sweep doon po, no. So wala pong appointment, walang walk-in, no.
Okay, sige. Salamat. Oh, yun yung easy trip. Ito yung auto sweep. So, yung easy trip natin, walang walk-in by appointment. So, itong easy trip, good thing, wala masyadong pila, saka pwede yata ang walk-in. So, let's still ask kung ganun nga para ma-check natin. Ayan. So, auto sweep to. Okay, sige. Tapos, ang oras naman po dito, ma'am? 6 to 10. Tanong mo na. 6 to 10, 6 a.m. to 10 p.m. Salamat. Ma'am, pwede po mag-apply kahit walk-in lang po? Ano raw? Ang walk-in daw is sa mga toll gate. Ni-verify ko lang. Ah, sa toll gate. So, dito sa station, sorry, binivlog ko. Walang appointment. Ah, walang walk-in, appointment lang. Appointment lang dito, ma'am. Okay. So, pupunta kami ng toll gates para magpa-install. May ano yun, no? May citation ticket doon? Merong penalty doon or citation ticket? Wala, ma'am. Ticket? May cash rate pa naman po ngayon. Ah, hanggang kailan kaya to, ma'am? January 11, ma'am, yung cash. So, hindi naman kami mauhuli. Pwede kami dun sa cash, ano, lane. Opo. Okay, sige. Salamat sa information. Bye. What's up, mga idol? Sa ina nga, na-confirm na nga natin na by appointment ngayon ang RFID natin. Auto sweep man siya or easy trip. So, sa mga wala pang sticker, you can just go to the toll gates para diretso kayong installan doon. Wala pa naman daw penalty as of now, sabi ni na sir at ma'am. So, diretso na muna kayo sa mga toll gates, SLEC or sa north or south man siya, para malagyan muna kayo ng sticker until January naman to. Okay? So, yun muna. The next day. Alright! So, let's go! Let's go! Andito na naman kami sa kahabaan ng SLEX papuntang Laguna. So, kahapon, na-try natin magpa-register o kumuha ng RFID sticker auto sweep dito sa Magallanes Shell Station. Unfortunately, kagaya nga ng sabi is appointment na lang ang meron sila. Pero ang advice natin nung teller doon, nung babae doon, is to go ahead and pumunta na lang doon sa toll gate, doon sa SLEX or NLEX, kasi they still have naman parang lane to accommodate yung mga hindi nakapag-avail via appointment. So, ito na yung pinaka-walk-in natin. So, samahan nyo ako at tingnan natin kung ano mangyayari at kung paano sistema nila doon mismo sa toll gate. Okay, so salamat at stay awesome! Alright, mga idol. So, nandito na nga kami sa likuan papuntang tollgate dito sa Santa Rosa Greenfield Exit. So, tingnan natin kung paano sistema nila. Wala kaming RFID sticker. So, ang advice is dito tayo sa RFID. Santa. Yan ang hindi natin alam. Dito kami banda sa cash muna. Sa RFID emergency lane, pero walang emergency lane. So, tingnan natin kung paano ang advice. Meron naman kaming ticket na binigay kanina. So, yun mo lang iaabot namin. Ma'am, yung sa RFID sticker, saan pwedeng kunin? Or mag-avail? Mag-install po dito, ma'am. So, pwede kami umikot? Yes, ma'am. U-turn lang po. Ayun, salamat po. Teka lang po, ito po yung bayad namin. 126. Okay. Teka lang, mama. Pasensya na po. Thank you. What's up? Hi, mga idol. So, nandito na nga kami ngayon sa Santa Rosa Exit dito sa Greenfield. Galing kami dito sa SMB Kutan. Kumuha kami ng toll pass. Nagbayad kami dyan. Tapos, pinanong na rin namin kung paano mag-avail ng auto sweep RFID sticker, kaya pinag-U-turn kami. So, sa ngayon, ayan, may mga nakapila, konti lang naman. At yun, pupuntahan na nga namin para malaman namin kung magkano at kung ano ang mga process dito. So, samahan nyo ako para tingnan. Okay? Tara! Okay, mga idol, dito na nga tayo sa mismong station or site kung saan pwedeng magkabit or mag-avail ng RFID. So, ito yung mga advisory nila. Siyempre, no face mask, no face shield, no entry. One customer at a time. Self or social distancing, siyempre, is implemented pa rin dito. So, auto sweep lang ang pwede dito, syempre, kasi nandito tayo sa south. So, again, sabi ito ng mismong toll gate. So, okay lang naman kahit na wala kayong RFID sticker pag pumunta, dahil pwede naman kayong mag-avail dito mismo sa toll gate ng Santa Rosa Exit. A few minutes later. Ito na nga ang ating RFID card.
So bukod sa RFID sticker, nabubulong na naman ako, ay bibigyan din kayo ng card katulad nung ito nga. At pwede kayo magpa-load online, cashless, reload din siya. Siyempre, para may load siya pag pumunta kayo sa tollgate, sa mga establishment, 7-Eleven, GCash, at kung saan-saan pa, katulad ng mga sumusunod. Ayan. Okay? So, it took only less than 15 minutes sa pag-avail. Nag-sign up lang ako ng form, konti lang yung basic information lang, model lang ng kotse, plate number, and what have you. Tapos, nagbigay lang ako ng photocopy ng ORCR ng kotse ko ni Hades. So ngayon, hinihintay lang natin sila na lumabas para installan si Hades ng RFID sticker. Siyempre, sinabi ko rin na tinted. O itatanong naman sa inyo para alam din nila kung saan nila ilalagay ito ng tama. Para ma-scan, siyempre, ng ating RFID scanner sa mga tollgate. So ayun muna guys, sa mga wala pa, mag-avail na rin kayo. Okay? Salamat!